Mel, Emil, Vicky, alam mo, ngayong araw po na ito ay naghahanda na yung komite ng Senado para tapusin ang kanilang mga pagdinig kaugnay nga sa Pogo. Katunayan, sa susunod daw na pagdinig ay maring yun na ang pinakauli. Pero sa pagdinig ngayong araw, sinabi po ni Dismissed Mayor Alice Bu na hindi siya mastermind kundi isang biktima. Sa ikaw ba ay mastermind o may willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Yan ang sinabi ni Dismissed Bangban Mayor Alice Guo sa pagdinig kanina ng Senado tungkol sa mga illegal na pogo. Pon, no, ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga, may mastermind pa talaga. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Kanina muling naungkat ang hiling niyang executive session para masagot niya ang mga tanong ng mga senador kung sino ang tumulong sa kanyang makalabas ng bansa. Nababahala raw kasi siya sa kanyang kaligtasan kaya hindi lang tarang nakapagbanggit ng pangalan. Dumating pa sa puntong pinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanya na kalaunay inilarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na pogo activity sa bansa. Naisip ng ilang senador na ito na ang tamang panahon para sa hiling na executive session ni Guo. Pero sabi ni Guo, hindi niya kasama ang kanyang lead counsel. Gusto ko po sana kasama po yung counsel ko po, yung lead counsel ko po sana. So sa next and possibly next last hearing na lang natin. Kaya kinumbinsi siya ng mga senador. Total, daroon naman daw ang iba niyang mga abogado. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin dito, hindi kami mga traitor. Ano na pag-usapan nyo sa loob, sa amin lang yan. Pumayag na rin si Ko, kaya natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may session pa ang mga senador. Sabi ni Senator J.V. Ejercito, may napala naman daw sa maikling pag-uusap. Itutuloy raw ang executive meeting sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni Ko ang mga pangyayari. Dumalo rin sa pagdinig si Cassandra Leong na sumagot sa mga tanong tungkol sa kaugnayan niya sa Pogo operation sa Korak. Partikular ang kaugnayan niya kay Duan Ren Wu na sinasabing isa sa mga namumuno sa illegal na operasyon ng Pogo. Naging emosyonal si Ong na ikwento kung paano niya nakilala si Wu. Sino nagpakilala sa iyo kay Ma'am ko. Si Mama? Nung, mother mo ang nagpakilala? Yes, nung buhay ko po. Anong relasyon ni Duan Ren at your mother? Sabi nila, best friend daw po. Siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If I may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Nung time na yun, kakawala lang ng ma'am ko, sorry. Nawala as in, nag-disappear sila or namatay sila? Namatay ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Ren Wu. At siya ang nagpasok sa iyo sa Whirlwind Corporation. Yes, Mr. Tinanong naman ni Senator Jingo Estrada si Sual Bear Dong Kalugay tungkol sa mga relasyon nila ni Gu. At pinagpaliwanag tungkol sa kanyang mga ari-ari at partikular ang Happy Penguin Resort sa Sual na sinasabing pag-aari ni Kalugay at posibleng manong dito nagtago si Gu at kalaunan ay tumakas. Dating pulis si Kalugay na may ranggong PO1.
punto ni Senador Jinggo Estrada, tila tumami ang ari-arian nito nung mayor na, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin ito na meron siya mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Sa huli po, merma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Vicky, kanina ay nung pumasok nga sa executive session itong si Alice Go at ang mga senador, nakita natin nung papasok nila ay nagmamadali na yung mga senador at seryoso yung kanilang mukha, ano, dahil nga hinahabol na rin talaga nila yung session na gagawin ngayong araw, kaya kailangan silang dumalo doon at kaya ilang minuto lang talaga yung itinagal nila sa loob ng isang kwarto na nakasara ang pinto. Vicky? Sandra, medyo bitin no yung detalye sa executive session dahil siyempre confidential. Pero ano yung mood kanina no ng mga senador o Nigo pagkatapos nito, kung may chance kang nakita sila kanina? Vicky, paglabas nila nung kwarto ay agad-agad silang pumunta na doon sa mismong sesyon dahil nga hinahabol nila ito. Mga seryoso lang yung mukha nila at handa na doon sa susunod nilang gagawin, which is to participate sa sesyon kanina. Pero ang na-witness natin ano, nung nagsalita si Alice Go na handa siya no, na mag-reveal ng ilang detalye gaya nung sinasabi niya nga na mastermind, ay nakita rin natin na nag-react yung mga senador at parang sila ay excited o interesado sa maaring sabihin itong si Alice Go. At katunayan, after nung hearing, Vicky, meron pang eksena siya na ipakita natin kanina na parang kinukumbinsi siya no, o medyo pinipilit ang mga senador na mag-proceed na sila sa executive session. Vicky? Sandra, may idea na ba kayo kung kailan eksakto no mangyayari yung part 2 ng executive session at kung anong topic o gusto pang mapala rito ng mga senador? Yes, Vicky, ang sinabi sa atin kanina at yun din ang paulit-ulit doon sa pagtatapos ng pagdinig kanina ay pagpapatuloy doon sa susunod nila na hearing. Ang syempre, ang ilang senador, sinabi na rin nila in the past na parang hindi sila ganong umaasa no, na may sasabihin pa talaga na mabigat itong si Alice Go dahil nga ang nasesense nila sa kanya itong mga nagdaang hearing ay parang pinoprotektahan din niya yung mga tao na masasabing maaring mas mata sa kanya. Pero ganun pa man, kanina nga nung nagsalita siya ng ganun, ay nakita natin no, yung kasabikan ng mga senador na marinig din, baka naman nga kung executive session ay magsalita itong sigo kahit paano, no, kanya nalalaman kaugnay sa Pogo Operations at yung mga personalidad na nasa likod nito. Vicky? Alright, maraming salamat sa